Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. Ako nga po pala si Maricar at dito po sa akin channel ay nagre-review po ako ng iba't ibang earning application na pwede po natin pagkakitaan ng extra income gamit lamang po ang ating mga cellphone na kung saan wala po tayong ilalabas dito na pera o puhunan. And also yung mga i-recommend ko po sa inyo na earning app is pwede po natin gamitin ng ating payment method na GCash, Paymaya, or PayPal. And kung bago pa lamang po kayo sa akin channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe, like this video, share and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod kong upload. So ayun guys, without further ado, let's go to the video. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, wala nang bago. So, update ko lang to. And until now, hanggang ngayon, tinagalog ko lang. Si Bling Story, ano na bang nangyari kay Bling Story? Diba, nung pandemic pa to, naging trending. At alam nyo ba, napakatibay, mas matibay pa sa relasyon nyo. Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa Play Store. Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin siya. Hanggang ngayon, legit pa rin po siya. Ito pa rin naman yung kanyang profile. Hindi siya nagpapalit katulad ng jowa niyang hindi makontento sa iba. Ito yung app na kasabayan ni, sino ba yun? Nung PH Today ba yun? Yun, kasabayan niya to eh. Nung pandemic to, nagtitrending to. Meron siyang 3.7 stars, 90,000 reviews, and wag ka, 10 million downloads na yung nakapag-download sa kanya, nakapag-install sa kanya. And dito, kapag bagong viewers kita at hindi mo paalam tong application na to, syempre, tuturo ko muna sa inyo yung mga step na kailangan yung gawin. Syempre, una, mag-login kayo ng Facebook or Google account dito, which is madali lang naman yon. Then, ang iniipon po pala natin dito is coins, and yung coins na yon, I mean points po pala. Tapos, yung mga points na yun, kukolektahin natin, then pwede natin siya i-convert into cash. Ito yung mga ways of earning sa makakatulong sa inyo para po madagdagan yung points balance nyo. Bali, dito sa baba, meron tayong 5 button dito na pipindutin natin. Itong pinahang una, nandito yung mga articles or news na pwede po nating basahin. So, habang nagbabasa po tayo niyan, kikita po tayo ng points dyan. Pwede ka din pong manood dito sa pangalawang button ng mga short videos na kung saan galing lang din naman po sa TikTok. Kaya kung mahilig ka tumambay sa TikTok, pwede ka din tumambay dito kay Bling Story kasi bukod sa nanonood ka ng mga videos na galing lang din naman sa TikTok, is kikita ka ng points dito na makakatulong para makapag-payout ka ng extra income. And since mahina yung wifi natin, loading po yung videos nila. So, basta meron dyan mga videos, scroll-scroll ka lang. The next naman, dito tayo sa pangatlong button. Nandito po yung mga games na pwede po nating i-download. Ayan. Mas madami po kayong points na matatanggap dito. Kung dito kayo magfo-focus, mabilis lang po kayo makakaipon ng points. Kailangan nyo lang gawin, syempre, i-download nyo yung mga app na yan. Tapos, kung ano yung mga task na kailangan nilang ipagawa sa inyo, gagawin nyo yun, kukompletuhin nyo yun para makuha nyo tong mga points. Then, dito naman tayo sa pang-apat na button. Andito po yung karagdagang ways of earnings. Every sign-in, pwede ka makareceive dito ng points. Then, meron sila ditong daily task. Mga basic lang naman yan. Matatanggap nyo dyan is 3,000 to 8,000, 5,000 to 10,000 points. Meron din ditong other task. Pwede ka din po mag-invite using your referral code or referral link para sa mga friends mo na gusto mong i-invite at gumamit itong Sibling Story. Ito po yung referral code nyo, and malaki din po talaga yung benefits ng mga nag-i-invite dito, lalo na kung madami yung gagamit talaga ng referral link nyo or referral code nyo. Pero again, option na lang naman po kung ayaw nyo mag-invite, okay lang din. Based naman po sa pag-payout nila, hindi option na lang pag-i-invite doon. Kailangan talaga merong isang person na gagamit ng referral code nyo, which is madali na lang naman yun. Kasi pwede nyo naman pakiusap yung family nyo, relatives nyo, or mga kakilala nyo nga po. Then, kapag mag-cash out ka na, dito ka na sa points nyo. Yung total points na makikita nyo dyan, pindutin nyo lang yung arrow. Then, andito na. Andito na yung amount na pwede nyo ma-withdraw. Pwede yung 300 pesos, 500. Yan lang po yung amount na pwede natin ma-cash out. Before, meron kang pagpipilian na... Wait, titingnan ko. Nandito yung sa history ko eh.
And nawala na po siya yung dati kong history, yung mga natira na lang yung mga bago kong kinash out. Bale, meron pa pong so, nung bagong nirelease tong sibling story para sa mga nakagamit nitong sibling story, 'di ba? Dati meron tayong amount na mabababa na pwede nating i-cash out, may 18 pesos pa nga noon, may 30, 50 mga ganon. Ngayon, nag-stick na lang sila sa dalawang amount, 300 and 500 pesos. Bali, makikita nyo naman napakalaki ng points na kailangan nating ipunin. Sa 300 pa lang is 18 million points na. Paano pa kaya sa 500 points? 500 pesos na 30 million points. Kaya dito, huwag kang mag-expect na kapag ginamit mo sibling story, ilang araw mo pa lang siya ginagamit at makakapag-payout ka na nung minimum or nung maximum. Kasi aabutin ka talaga ikaw dito ng 2 months or 3 months bago ka makapayout. Nakadepende pa yan kung gano'n nyo siya kadalas gamitin at ano yung mga ways of earnings na gagawin nyo. Kasi kung madalas nyo naman siya gamitin, baka abutin lang kayo ng mga 1 month, mga gano'n. Tapos ito yung amount na pwede, payment method na pwede natin magamit. GCash, Bank, GrabPay, PayMaya, Mobile Top Up is load po yan. Then merong Lazada and Binance. Umaabot po pala yung pagpapadala nila ng mga na-cash out natin. Kung makapag-cash out tayo dito, aabutin lang tayo ng 3 to 7 days. Papasok na yun, matatanggap na po natin yung pera. At ito nga po pala yung history ko. Ito na lang yung mga natira. Ito, 300 pesos noong 2023 pa po ito eh. December? Ay, hindi. January, February, March, April. April 12, 2023. At ito naman yung na-cash out ko na 300 pesos noong October 4, 2023. Titingnan ko kung mahanap ko pa yung screenshot or yung text message na na-receive ko nung dumating yan sa GCash ko. Anyway, legit pa rin naman sibling story hanggang ngayon. Kaya para sa mga viewers ko dyan na nag-ask sa akin, ano na daw po ang lagay ni sibling story? Kung okay pa rin daw po ba siya hanggang ngayon. Yes naman po. Nakakapagbayad pa rin naman po siya hanggang ngayon. Kaya kung gusto niyo siyang subukan, available siya sa Play Store. And ayun na nga po, dito ko na tinatapos ang video na to. And thank you for watching.